Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to, pag-uusapan natin ang review po namin tungkol po kay Cash Will. Isa din po itong request mula po sa ating viewers dito sa Usapang Loan at Online Lending. Pag-usapan natin ang online lending app na to, kung pwede ba natin siyang i-recommenda or karapat-dapat ba natin silang hiraman ng pera sa panahon ng ating pangangailangan. So mayroon po tayong tatlong factor para usisain or tingnan ang isang online lending app kung pasado po sila sa tatlong factors na yon. Unang-una, dapat po ay Securities and Exchange Commission registered online lending po sila. Pangalawa, dapat po hindi po sila loan shark. So maliit lang po ang kanilang interest. Pangatlo, dapat po hindi po sila nag-violate ng data privacy. Pero bago pa natin pag-uusapan yan, inaanyayahan muna namin kayo, lalo na sa mga first timer na nanood ng mga videos namin dito sa aming YouTube channel, na isubscribe po kami at huwag po kalimutang i-hit ang aming notification bell para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads namin. At kung sakaling mayroon din po kayong request na online lending app na gawan natin ng review, gagawin po natin. Salamat po sa lahat at shout out po sa nag-request ng review sa Cash Will. So si Cash Will po, nandyan po sa inyong screen. Ganyan po ang kanyang logo at ganyan po ang kanyang itsura na makikita ninyo po sa makikita nyo po sa Play Store. So ang kanilang app, tingnan natin ang kanyang description at usisain natin. Pero ang factor, number one factor na titingnan natin ay yung SEC registered. Well, si Cash Will po ay under po siya kay First Quantum Financing Corporation na rehistrado ni Securities and Exchange Commission. Makikita niyo po dyan, ang kanilang registration number ay CS2018-25674. Mayroon po silang Certificate of Authority na 1195. So, hindi natin alam itong address na nilagay nila dito na North Penthouse Unit 12 floor, Marajo Tower 312-26 Street Corner, 4th Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. So, mostly kasi sa mga online lending app, ang nilagay po nilang mga address ay hindi po totoo. So, kung kayo po ay nasa malapit na, malapit lang sa lugar na nabanggit, pwede nyo pong ma-check kung totoo nga po. But anyway, sa number one factor po, pasado po si Cash Will, registered po sila sa SEC. Doon tayo sa pangalawa. Ang tanong, loan shark ba si Cash Will or hindi? Kung kayo po ay may karanasan or nasubukan nyo na po si Cash Will, siguradong alam na alam nyo po ang sagot. Pero sa amin, based po doon sa binigay na idea, based po doon sa naranasan ng masasabi nating biktima na client, si Cash Will po ay isang loan shark. Ang laki po ng processing fee nila. So nasa 40% ang binabawas ni Cash Will sa approved loan or yung amount na inutang or na-approve na uutangin. So 60% doon ay mababawas at i-charge nila sa processing fees or service fee. So napakalaki, at hindi lang po doon, mayroon pa silang interest na pinapatong. So gaya ng ibang mga loan shark na ula, si Cash Will din, halimbawa approve kayo sa 5,000 na loan, ang matatanggap nyo lang po ay nasa 2,000 600 or kulang-kulang 3,000. So mayroong 2,000 na mawawala at i-charge po nila yan as processing fee or service fee. So napakalaki po ang binabawas nila at nagpapatong pa sila ng interest. So doon pa lang, masasabi natin na si Cash Will ay hindi talaga nakakatulong sa mga taong nangangailangan.
Oo, hindi siya nakakatulong dahil ang laki po ng kinikita nila mula po sa mga gustong umutang sa kanila. So kung kayo po ay mayroon ng karanasan sa Caswell, please i-share niyo po ang inyong karanasan sa aming comment section para malalaman din po ng mga taga-subaybay natin, mga subscribers namin at mga viewers namin dito sa Usapang Loan at Online Lending. So sa pangalawang factors, X po si Caswell. So pupunta tayo sa pangatlong factors, ang pagiging hindi mag-violate sa data privacy. Isa sa mga nagreklamo ay hinaras ng collecting agency or third party collectors ni Caswell. So si Caswell ay gumagamit ng collecting agency kapag ang isang online lending app ay gumagamit ng lending or collecting agency, sigurado na ang mga collecting agent nila ay nanghaharas po. So wala pong pakialam ang mga collecting agency, ang mga third party collectors, kung anong nararamdaman mo, kung anong status mo sa buhay. Importante po sa kanila na makasingil po. Pera po ang usapan. O, importante po sa kanila makasingil dahil kikita po sila at magkakasahod po sila. At si Caswell ay walang pakialam kung anong gagawin ni collectors sa paniningil. Oo, si Caswell nagpapautang lang. Pero sa paniningil, kapag hindi kayo nagbabayad sa due date, i-forward po nila kayo ang listahan ng inyong pangalan sa mga collecting agency or third party collectors. So doon na magkakaproblema. Kahit na magandang kausap ang mga CSR ng isang online lending app, pero kapag kayo ay na forward na doon sa collecting agency, doon mangyayari ang hindi maganda, ang walang pakundangang panghaharas, pananakot at pamamahiya. Lalo na kung maraming mga kaibigan mo, mga importanteng tao sa buhay mo ang nakalagay sa inyong contact list or sa phone book ninyo, lahat po sila ay guguluhin ng mga lending or collecting agency or ULA collectors. So ganun po ang gagawin nila at ipapahiya nila kayo. Babaliktarin po nila, gagawa po sila ng storya na kayo po ay scammer. So mapapahiya talaga kayo sa iyong mga contacts. Yung mga contacts mo naman na hindi pa kabisado ang about tungkol po or tungkol sa online lending app, siguradong magagalit sila sa inyo dahil ang ipapalabas ng mga collecting agency or mga collecting agent ay ginawa nyo po silang co-maker at hindi nagpapaalam sa inyo. Siyempre, magagalit sila. Lalo na pag kinukulit, kahit 10 oras ng gabi, wala po yan silang patawad. Nanggugulo po yan sila sa mga contacts ninyo. Kaya, hindi lang po ang mga ULA agent or ULA collectors ang mga gugulo sa inyo, pati na rin yung mga contacts ninyo, lalo na yung mga close friend ninyo. Oo, hahantingin din kayo. So mag-ingat po tayo. Si Caswell po ay data privacy violators po. So X din po siya sa number 3 factors. Again, hindi po ibig sabihin na registered ka sa SEC ay legit na po ang inyong operasyon ng isang online lending app. Kung matatandaan nyo po, ang sample natin, si Piso Pop. Si Piso Pop po ay SEC registered pero pina-raid po ni NPC at saka ni Securities and Exchange Commission. Sila mismo ang nagpapa-raid. Oo. Dahil hindi po sapat yung pagiging SEC registered na masasabi nating legal po yung operasyon nila. Kaya si Caswell po ay dapat layuan po natin. Huwag po nating utangan kung ayaw po natin ng sakit ng ulo at problema na maaring maglagay sa iyo ng alanganin
magkakaroon ka ng sakit at kung ano-ano pang hindi magandang karanasan kapag po ay pinatos nyo po ang opportunity daw na hatid ng Cashwheel para sa financial assistance na gagawin nila sa inyo. Again, hindi po opportunity ang mga hatid ng mga online lending app at hindi din po financial assistance, kundi problema po ang dala ng mga online lending app, lalo na ito si Cashwheel. So, maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-comment lang po sa comment section at paki-like and share po sa aming video para marami po ang mga kapanood nito. Kung kayo ay mayroong request na online lending app na gawa natin ng review, please i-comment nyo din po. Maraming salamat po sa palaging panunood at pagsusubaybay sa Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam.